At itong papakita ni May sa inyo, ito po yung tinatawag namin na Human discomfort Human Discomfort Index, index. Na kung saan a certain value ng init factor could lead to, yan, pag 32 to 41, pwede kayo magkaroon ng heat cramps and heat exhaustion. Samantalang pag tumas po yung init factor, like yung sinasabi namin dyan sa may Tugigaraw na Tugigaraw and Isabel, Dagupan na pwedeng umabot ng 42 degrees Celsius. So from 41 to 54 degrees Celsius, heat stroke is probable with continued activity. So once you feel na parang nanghihina kayo, nahihilo kayo, and you feel very uncomfortable dahil na iinitan kayo, nasa gitna kayo ng nabibili kayo sa tindi ng init ng araw, the best thing is to seek shelter. Punta po kayo doon sa malilim na lugar para po maiwasan nyo. Dahil kapag umabot pa yan sa 54 degrees Celsius yung init factor, heat stroke is imminent. At ang heat stroke po can cause death. Pwede pong makamatay ang heat stroke. At mga kapuso, nito lamang po nga, kailan yun, Wilson, yung dalawang inmates, dalawang nakakulong po ay namatay dahil po possibility is na initan sila at na heat stroke sila. When was that? Yesterday? Oh, kahapon. So yun mga kapuso, ha? Yun po ang isang ano natin. And most likely ang mga vulnerable sa ganyan, yung mga nagtatrabaho siyempre sa